Hello guys, ako nga pala si Kuya Cesar Castillo, ang campus missionary ng Wairak Fairview at ng Wairak Kamanava. At welcome po sa third installment ng ating series, which is ang lockdown. So I hope everyone is safe right now and naka-enhance community quarantine tayo ngayon. And I pray na talagang safe tayo lahat and sana walang magutom sa atin at wala nang magkasakit. And I pray na matapos na itong nangyayari sa bansa natin ngayon, sa mundo natin ngayon. Kasi grabe, ang daming nahihirapan, halos nag-aaway-aaway na lahat. And I pray matapos na ito. So ipag-pray natin yan. So ayan guys! Before tayo mag-start sa mga nanonood dyan sa ating channel, and sana nakasubscribe na kayo dito sa channel na to, click nyo na rin yung ring button para updated tayo palagi. And sa mga nanonood dyan, punta kayo ng comment box ngayon kasi maglalaro tayo ng pauna. Wow! So, ayan. Sige, punta na kayo. I-scroll down nyo lang and punta tayo sa comment box. Andiyan na ba kayo? Ayan, since nandyan na kayo, ito yung tanong natin ngayon. Paunahan kayo ah. Ano yung pangalan ng virus na kumakalat ngayon? Ayan, ano yung pangalan ng virus na kumakalat ngayon? So, ayan, game. Type nyo na yan. Kasi yung topic natin ngayon is all about lockdown to virus. Ano ulit? Lockdown to virus. But first of all, ayan, ano nga ba yung virus? Ayan, sabi ng Google, nag-search ako. Virus is the causative agent of an infectious disease. Ayan. And sabi pa dito other definition, an infective agent that typically consists of a nucleic acid molecule in a protein coat that is too small to be seen by light microscopy and is able to multiply only within the living cells of a host. Wow! And in regard sa ating sitwasyon ngayon, ay may well-known na virus na talagang kalat na kalat sa buong mundo. At ang name ng disease or ng sakit ng virus na ito, ang name disease niya is coronavirus disease or COVID-19. Pero ang pangalan ng virus is ito, Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Parenthesis, open and close parenthesis, SARS-CoV-2. Ayan po yung yung sagot sa tanong ko kanina. So, kung mapapatanong kayo, bakit yung virus at yung disease ay magkaiba ng pangalan? Ako din, nung sinerge ko to, talaga magkaiba pala siya. So, ang tanong natin ngayon, bakit yung virus at yung disease ay magkaiba ng pangalan? Eto guys ha, yung virus at yung disease, they cause, ayan, madalas magkaiba sila ng pangalan. Halimbawa, yung HIV, ayan yung virus na nag-cause ng AIDS. At madalas, alam natin yung pangalan ng disease. Halimbawa, yung measles, pero hindi yung pangalan ng virus na nag-cause nito, which is yung rubeola. Tama ba ako? Rubeola. Ayan, sana tama ako. Oh my God! Wow! And food for thought yan. At maraming tao ngayon yung nagsasuffer dahil sa COVID-19. Ayan, may mga nawala ng trabaho dahil nga lockdown. At dahil lockdown at walang trabaho, ayan, maraming nagugutom kasi wala nang makain dahil wala nang pera. At dahil wala nang makain, ayan, ang nangyayari sa atin, nagsisisihan na po ang mga tao. Yung mga tao sinisisi ang government, yung mga tao sinisisi ng China, yung mga tao sinisisi lahat ng mga nagpo-post na pro sila sa government. At sobrang toxic na po. Actually, kapag nagbasa ka ngayon ng social media, nakakaiyak, nakakalito, nakakagulo na ng isip, nakakagulo na ng puso, at nakakagulo na ng buhay. Pero alam mo ba, meron pang isang virus na patuloy na kumakalat at pumapatay sa bawat individual ngayon. Alam niyo kung ano yun? Actually, isa to sa mga ayaw nating pag-usapan. Kasi masyadong trivial itong virus na to. Ito ang sin o ang kasalanan.
And I will bet, eto ha, pupusta ako, kahit bawal pumusta. Ayan. I will bet na may nagsabi na sa atin, or every time na may magsasabi sa iyo na ikaw ay makasala ng tao, dalawa lang yung pwede nating i-react palagi. Eto ha, yung unang-una is, pag may nagsabi sa iyong makasalanan ka, pwedeng tanggapin mo yan. Yung tanggapin mo yung narinig mo at magbago ka, or i-deny mo yung narinig mo at i-justify mo yung ginagawa mo. Ayan po yung mga reaction ng mga tao. So what is sin? Ang Bible po ay gumamit ng mga salita para i-describe yung sin. And since we are Bible-believing organization, ito po yung sin sa Biblia. There are three. Number one, sin is missing the target. And yung meaning na yan ay galing siya sa original word na galing sa Bible na uri ng sin, which is harmatia, na ang ibig sabihin is missing the mark. And one way to describe sin is by missing the target. Meaning, meron kang target pero hindi mo nasapul. Kumbaga, meron kang goal pero hindi mo nagawa. Ayan. At bilang Kristiyano, our sole target is perfection. Or God's perfection. And all of us have fallen. Lahat tayo, wala pong pasado sa target na iyon. Even the holiest person that you can think of right now, they actually missed the mark. Ayun yung una, missing the target. Pangalawa, sin is going beyond the boundary. And yung meaning na yan, galing yan sa original word, na uri ng sin, which is parabasis. Na ang ibig sabihin is overstepping. And a lot of people are being killed every day because of crossing boundaries. Alam natin yung lahat. Actually, ito nga, every time na makakakita tayo ng boundary, simple lang yung ibig sabihin yan. Alam natin yan. Ang ibig sabihin lang yan is huwag kang tumawid. And di ba nga may mga nakikita na tayo na mga malalaking placard sa mga daan na ang nakasulat is huwag kang tumawid dito. And syempre, ayan, tayong mga Pinoy, sa sobrang hindi natin masunurin sa mga ordinansa, hindi tayo masunurin sa mga batas. Dahil hindi tayo sumusunod dyan palagi. Ang nangyari dun sa placard na yon, naging ano na siya, huwag kang tumawid, may namatay na dito. Imagine mo yun, kailangan ka pang warningan na may namatay na para lang huwag kang tumawid. At alam nyo ba, nag-evolve ba yan? Nag-evolve na yan ng ano, tumawid ka para masagasaan ka na. And kasi ganyan tayo katigas yung ulo. And God's boundary is His law, summarized as the Ten Commandments. Sinummarize siya doon. And alam nyo ba na the moment na meron kang isa na hindi nagawa doon sa Ten Commandments na yun, considered na hindi mo nagawa lahat. Ganun katindi yung law ni God. At wala pong hindi nakalabag sa law na yan, kahit na isa. Lahat po tayo, lahat tayo ay nakalabag na sa batas na yan. Kaya, makasalanan tayong lahat. And pangatlo, is twisting what God intended to be good. Sin is twisting what God intended to be good. And whatever we twist that God intended to be good is sin. Ayun yung ibig sabihin niyan. Halimbawa, ito ha, isa sa halimbawa, God intended sex to be good in the context of marriage. Tama ba? Medyo ano yung ano, pag-uusapan natin. Pero marami sa atin, gustong-gusto na maranasan ito kahit hindi pa tayo kasal. Wow! Ano yung reason? Para daw, pag nag-asawa na, eh may experience na. Oh wow! Diba? Gustong-gusto kasi natin na palagi natin gina-justify yung mga mali natin ginagawa. Kaya pati yung intended ni God na maganda sana, eh tinitwist natin dahil sa perverted minds natin. Oops. So ang tanong ngayon, why should we remove the virus? Bakit kailangan nating i-remove yung virus o bakit kailangan mawala yung virus na yun? Ayun na, sobrang klaro sa atin na lahat tayo ay nakagawa ng kasalanan. Tama ba? And since we are a Bible-believing organization and a movement, kung itatrack natin kung saan talaga nagmula yung kasalanan, ito ay nagmula pa nung nagkasala si Eva at si Adan.
Ayan, basahin nyo na lang siya sa Genesis. At naipasa na lang siya ng naipasa sa buong sangkatauhan. Meaning, naging nature na natin yan. Ayan, kaya nga naging nature na ng tao yung kasalanan. Ibig sabihin yan, hindi na natin maiwasang gumawa ng kasalanan. Kaya nga may term na sinful nature. Kaya tayo ngayon, ang nangyayari sa atin, lockdown na tayo sa kasalanan. Anong ibig sabihin nun? We are locked down to sin. Wala na po tayong takas sa kasalanan. At ang resulta po ng virus na kasalanan sa buhay natin ay kamatayan. Nakakatakot, no? Pero ayan yung katotohanan. Sabi nga sa Romans 6:23, ayan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng wages? Ang meaning niyaan is kabayaran or sahod sa Tagalog. Ang kabayaran daw or ang sahod kapag gumawa tayo ng kasalanan is kamatayan. At maaaring hindi death physically agad. Pero kung mapapansin mo, destructive naman talaga ang kasalanan. Ayan, madami sa atin gina-justify pa ito. Pero destructive talaga ang sin. Pansinin mo. Diba, nung una, akala natin, simpleng lust lang. Kaya hinayaan lang natin hanggang sa dumating sa point na naging pornography addict ka na. Or worse, naging alipin ka na ng fornication or outside marriage na sex. Imaginin mo yon, hindi pa kayo kasal. Hindi ka pa kasal, pero hinayaan mo na kung sino-sinong lalaki o babae ang sumisira ng pagkatao o ng puri mo. O nung una, akala natin nung una, simpleng white lies lang. Hanggang sa dumating sa point na every time na gusto mong umalis sa hindi komportableng sitwasyon, nagsisinungaling ka na. Tama ba? At hindi lingid sa kaalaman natin na ang kasinungalingan ay sumisira sa tiwala at ang sirang tiwala ang sumisira sa lahat ng uri ng relasyon. Sa lahat na yan, friends, family, etc. Ano pa, example pa, akala natin nung una simpleng chat-chat lang naman. Ayan, mga youth, makinig kayo dito. Alam mong youth ka pa, tapos, ang nangyari, dahil chat kayo ng chat, nagka-inlaban kayo. Dahil minuminuto nga kayo magka-chat. O sabihin nyo, in love again. Diba? Ang ending, dahil lagi kayo magka-chat, imbis na nagpo-focus ka sa relationship nyo ni Lord or sa pag-i-improve ng sarili mo, nagkaroon ka ng jowa kahit cute ka pa. Oops! Ayan tuloy, distracted ka. Ang ending, ayan, nagsisinungaling kang wala kayo sa leader mo kahit alam nyo naman na meron. Nagsisinungaling ka sa nanay mo na humingi kang pera, sabi mo pang project, pero ang katotohanan, pang date nyo lang naman. Diba, sobrang close nyo ang nangyari. To our worst, may nangyari sa inyo. Ang ending, estudyanteng nanay o tatay ka. Or eto, pwede namang hindi ka nabuntis. Ang nangyari, nag-break kayo. Pero anong nangyari? Wala na, nabigay mo na yung puri mo sa kanya. At yung mga yan, ayan pong mga yung binanggit ko kanina, ayang mga yan ay disease ng virus na sin. Disease siya ng virus na sin. Pero di ba, madalas yung disease lang yung alam natin, pero hindi yung virus. Di ba? Hindi natin alam na kasalanan pala yung disease na yun. Ayan, yung mga yan, example lang yan ng mga sin na hindi natin napapansin na sinisira na pala yung buhay natin. Meaning to say, ang katotohanan pala is we are locked down to sin. Therefore, we are locked down to death or destruction. Kaya lang, anong ginagawa natin ngayon? Kinakaila natin yan. Hindi natin pinapansin. So, ang tanong ngayon, paano ba natin i-remove yung kasalanan na yan? Or how can we remove sin in our lives? Gusto nyo ba malaman yung sagot?
Ang kasagutan po is this. We can never remove sin. Opo, tama po kayo nang narinig. We can never remove sin in our lives. Hindi na natin kayang kumawala sa kasalanan. Pansinin mo, ilang beses na ba nating tinry magbago? Pero walang nangyari. Ilang beses na ba bang alam natin na alam naman nating mali yung gumawa ng kasalanan? Pero pinipili pa rin natin itong gawin kahit na alam naman nating mali ito. Ilang beses na sinabi na nating enough. Diba, ayoko na. Kasi hindi na lang ikaw yung nasasaktan every time na gumagawa ka ng kasalanan. Pero pati yung mga tao sa paligid mo, nasasaktan na rin. Pero from time to time, palagi pa rin natin nakikita yung sarili natin na ginagawa natin yung mga bagay na ayaw natin at alam natin hindi tama. Kaya nga ang kasalanan po ay never natin maaalis. Wala na po. Hindi na po natin yan kayang alisin. Hindi na natin to kayang alisin on our own. Ayan po. Kaya nga sabi dun, diba, sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the gift, ayan, yung regalo, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yes, death or destruction ng buhay ang kabayaran ng bawat kasalanan kahit na maliit lang iyan. Pero praise God, kasi nag-provide si God ng way out. Nag-provide siya. He provided Jesus for us. At alam nating lahat, we need Jesus. We need Jesus in our lives. Kahit na aminin mo man sa sarili mo o hindi, kailangan mo po si Jesus. And God, si God, nag-provide siya. Pin-provide niya si Jesus para sa atin. Bakit? We can never save ourselves. Hindi mo kayang alisin yung sarili mo dyan sa kasalanan. Bakit? Lockdown tayo sa sin. Diba, pansinin mo yung mga gusto mong gawin na tama, hindi mo naman nagagawa. Yung mga ayaw mong gawin na mali, ayun yung palagi mong ginagawa. Paulit-ulit na lang tayo. At dahil lockdown tayo sa sin, diba, Romans 6:23, the wages of sin is death. Lockdown na rin tayo sa death. Pero buti na lang, may chance for change. Sa kung may katabi ka man, sa chance for change. Nag-provide ng susi si God para makaalis tayo sa lockdown. At ang susi ay si Jesus. At ang maaari mo na lang gawin ay ano? And kung mapapansin mo, ah, sinabi diyan, give. Ang sabi sa verse na binasa natin kanina, for the wages of sin is death, but the gift, ito po ay regalo. Ito, ah, kapag gift ba, kailangan pagtrabahuan? Di ba hindi? Kapag gift, ang kailangan mo na lang dyan gawin is i-receive mo. Ang unang kailangan nating gawin is tanggapin. Tanggapin mo. At buksan mo. Ito, maraming tao ngayon nakatanggap ng regalo. Binigyan na nga tayo ng regalo ni God. Pero anong ginagawa natin? Hindi natin binubuksan. Buksan mo, kapatid. Buksan mo yung regalo ni God sa iyo, which is yung eternal life in Christ Jesus. Ang gagawin mo na lang, tatanggapin mo na lang at bubuksan mo at i-apply mo sa buhay mo. Ayan po yung unang kailangan nating gawin to get rid sa resulta ng kasalanan sa buhay natin, which is yung death. Simple lang, tanggapin mo si Lord. Tanggapin mo si Lord ng totoo sa buhay mo at hayaan mong baguhin ka ni Jesus. Baguhin nung pagtanggap mo kay Jesus yung buhay mo. Eto guys, ha, ako, isa yung buhay ko sa magulong buhay noon. Ay, nagbibisyo ako, talagang sugal, alak, sigarilyo, and I even use marijuana noon. Actually, na-try ko na rin na magbenta noon ng marijuana. Napapasali na rin ako sa mga riot, and habulan ng bato, kutsilyo, baril. And kinoconsider ko na, or makukonsider ko yung sarili ko, na isa sa mga buhay na talagang patapon na, or palalim na ng palalim, sa kasalanan. Buti na lang,
buti na lang Wyrak introduces Jesus to me. At doon po nagsimulang magbago yung buhay ko. Yung buhay na parang wala nang direction dati, nagkaroon ng direction. Dahil nakilala ko si Jesus na may pag-asa pa pala. Doon nagsimulang magbago yung pananaw ko sa buhay. At doon nagsimula na magkaroon ako ng pag-asa. Na meron pang pag-asa yung buhay ko. Ito guys, I'm not there yet. Wala pa ako doon, but I know I'm found. Because Jesus is the start of the real change in our lives. Ayan po yung katotohanan. And Jesus is the key for us to be freed from this lockdown situation. From being locked down to sin. Ayan po yung katotohanan. Hindi tayo makakaalis sa kasalanan kung walang Jesus. At ang kailangan mong gawin is tanggapin at buksan yung regalo sa iyo ng Diyos. Kaya ang gagawin natin ngayon is ipagpe-pray ko kayo. I will pray. We will pray and we will ask God to forgive us sa mga nagawa nating mali. Alam ko baka yung iba sa inyo katulad ng mga naranasan ko, or maybe hindi naman katulad, pero alam mo sa sarili mo mali yung nagagawa. Turn from sin and turn to God. Lapit ka kay God, tanggapin mo siya ng buong mo sa buhay. At magsisimula ang pagbabago ng buhay. Tara, let's go sa lesson. Let's pray. Lord, salamat po. I pray na lahat po ng natutunan namin ngayon ay hindi manakaw ng kaaway at mai-apply namin ito sa buhay namin. God, salamat po sa pagmamahal mo sa amin na kahit po kami ay hindi karapat dapat, Panginoon, ay minahal mo pa rin kami, God. I pray na Lord, magpatuloy po yung relasyon namin sa iyo. And I pray, God, na Lord, magtuloy-tuloy po yung pagbabago na decision namin ngayon. God, nagde-decision po kami ngayon. Nasusunod na kami sa iyo. Pipiliin ka po namin, God. Lord, salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga nagawang mali. Mahal na mahal ka po namin, God. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun guys. Thank you sa pakikinig. I hope na na-encourage ko kayo. And patuloy lang kayo na mag sumubaybay dito sa ating sa ating lockdown, sa hindi pala lockdown, sa ating life group topic na online. And kasi mahirap tayong mag-meet ngayon, and ayaw naman namin na pilitin ating mag-meet tayo tapos nagkaroon kayo ng disease, diba, nadapuan kayo ng virus. Stay at home, keep safe, and stay sanitized. And isanitize nyo rin yung mga soul nyo. Do your devotion. And pag-pray natin yung mga frontliners natin. At ipag-pray natin yung bansa natin. Naniniwala ako na matatapos din itong virus na to. At mapagtatagumpayan natin ito ng sama-sama. And God will magnify himself after this. Maraming tao ang makakakilala sa Diyos. Maraming tao ang magbabalik loob sa kanya. So ayun na, salamat sa pakikinig. Again, ako si Cesar Castillo and campus missionary ako ng Fairview in Bulacan. And I hope na na-encourage kayo na. So ayun lang.